Hello mga boss, good day. Ngayong araw na to is ituro ang simpleng paraan ng pagkabit ng mechanical seal sa isang centrifugal pump. So, tara! Okay mga boss, ito yung ating mechanical seal. Yan, so dalawang part itong ating mechanical seal. Ito yung ating non-rotating part, stationary, or itong ating ceramic part. Yan, ito tatanggalin ko mga boss ha. Ito yung ating ceramic na seal or ceramic face ng ating mechanical seal mga boss, no? So yan, ito naman yung kanyang rubber seal mga boss, no? So take note ko lang mga boss ha, na hindi ito kasama sa pag-ikot ng buong part ng mechanical. Ito yung anilagay natin doon sa housing ng ating centrifugal pump. Yan. So set aside ko muna to mga boss. Ito namang isa ang ating pag-uusapan. Yan. So ito naman yun ang ating rotating part mga boss, no? Or movable part. Yan. So ito yung face ng ating carbon mga boss, oh. Yan, kita niyan mga boss. Meron yang konting yung kulay black. So carbon yan mga boss, no? Yan yung sumisiting sa ating ceramic. Yan. So meron yung rubber sa gitna mga boss. Yan sa ilalim, o rubber seal yan sa shaft niya mga boss. Yan, ito naman ang ating lock ng ating carbon mga boss, no? So pinipigilan ng lock na to na hindi iikot itong ating carbon. Yan, itong ating movable part. So take note ko na rin sa inyo mga boss ha, ang carbon at ang ceramic ay sila ang nagsisiting para mag-seal ng tubig para hindi mag-leak sa ating centrifugal pump. Yan, ito naman yung ating spring, tsaka nakakonekta siya sa metallic part ng ating carbon ito. So may metallic yan na parang cover ang ating carbon mga boss, no, sa kanyang face. Okay, so ito naman ang ating spring yun. Yan, ito may iba't ibang klaseng coil ang ating spring mga boss ha. Ito yung magmi-maintain sa tension ng ating rotating face at ng ating stationary face itong ating spring mga boss, no? So para hindi mag-leak ang ating pump, so kailangan permanent ang tension or okay ang tension ng ating spring. So ito namang itong metal na to mga boss is parang washer cover lang siya ng ating spring, para ito yung magda-direct ng contact. Yan, dito sa ating impeller mga boss. Yan, ito ang ating impeller. So ito yung ating impeller ay yan. So okay, so yan, ito ang ating mga bin. At dito nakalagay ang itong metallic part na to mga boss, no? Or itong washer cover ng spring. Yan, so dito siya. Kasama to sa pag-ikot ng ating impeller mga boss. Itong buong rotating part, so kasama pati na itong spring at itong cover at itong ating ceramic. Yan, so dito siya nakalagay. Yan, so mamaya mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano to ikabit ang ating mechanical seal. Okay. Okay mga boss, no? Itong ating mechanical seal is nakakupol to lahat mga boss sa paglagay sa ating shop. Yan, dito mga boss. So dito yan nagsisiting. So yan, ipipress lang ng spiller ang ating spring, tapos doon nakasalpak na siya. So itong ating mechanical seal mga boss, no, is ito yung nagpre-prevent. Yan, itong mga face seating nya nagpre-prevent ng leakage of water mga boss between sa ating shop at sa ating pump housing mga boss. Yan, itong dalawang na to mga boss ang napaka-importanting bagay sa ating mechanical seal. So kailangan mga boss, no, ng iba yung pag-iingat at dahan-dahan sa pagkabit lang itong ating part ng mechanical seal. Kasi mga boss, pag meron tong misalignment or pag presahan mo tong nilagay, may portion na bibitak siya mga boss. So ganito lang. Yan. So kailangan suwabe lang, dahan-dahan lang ang pagtulak nito mga boss. Kasi sisiting din tong ating rubber side, no. Yan, so tulad nito ngayon mga boss, oh. Yan, nakasiting na siya. Okay, so tapos try mong ikutin ang shaft kung yan, okay ba? So kita nyo mga boss, hindi kasama sa pag-ikot itong ating non-rotating part, itong ceramic side. So itong shaft lang ang umiikot. Then, yan, ito susunod natin sa pagkabit mga boss, no.
ang ating rotating part or itong kasama sa pag-ikot, itong ating carbon side mga boss, no. Yan, so nakita yan mga boss, no, bagong-bago yan. Yan, so itong rubber sa ilalim is makasalpak dito sa ating shop mga boss, no, sa outside dimension ng ating shop. Tapos kasama to sa pag-ikot mga boss, ha, itong ating rotating part kasama sa pag-ikot ng impeller at ng shop. Okay? Yan. So takabit na natin mga boss, ha. Yan. So dandahan lang din to mga boss kasi madali din tong mabiyak or magkabitak ang ating carbon side. Yan. So simple, tulak-tulak yan. Matigas talaga yan. Yan. So huwag natin kalimutan pala tong ating kunya or ating key sa ating impeller mga boss, no. So una natin to ilagay, pagkatapos isunod natin to. Yan. So yan. Okay? So isunod na natin ang ating impeller mga boss. Yan. So dito, yan. Yan, nasisiting yung dalawa mga boss, ha. Okay? So sentro lang natin ang ating kunya mga boss para madali siyang makabit. Yan, yan, dahan-dahan lang. Okay? Tapos tulak mga boss, tulak mo. Tapos lagay natin ang ating securing nut mga boss, no. Yan. So sana yan. Okay. Pasok lang natin. Yan, ikutin lang natin ng pahigpit mga boss. Yan. Tapos itong ating wrench. Yan. Yung nut mga boss is 19mm. Okay? So alkontra mo lang doon sa pulley mga boss, tapos higpitan mo ng final na tightening. Yan. So yan, okay na. Tapos try mo ikot mga boss kung matigas ba o hindi. Kung matigas mga boss is merong defective yung ginagawa mo. Pero pag freewheel lang siya at okay lang, smooth lang ang ikot, is okay yan. So yan, maraming salamat mga boss. Peace.